Ali, kung may kailangan, nasa labas na ako. Salamat po, Kap. Galvez, hintayan mo, ha? Pag may problema, nandun lang ako. Ha? Yes, Kap. Kinig na naman sa radyo niya. Alam pare, purgang-purga na kami dyan sa DJ Chico mo na yan. Alam mo sabi sa akin ng mga preso? Dinig na dinig daw nila yan hanggang sa selda nila yung radyo mo. Bakit ba? Ganda kaya. O siya, sige, ikaw na dito ah. Nanaw. O sige. Kaya nga, idol ko ito. Sige na, Ali. Kim, ready na ako sa sermon mo. Sabihin mo na. Natama ka. Ako may magnanakaw dun sa hotel. Niloko kita. Diretsahan mo kung tinanong pero nagsinungaling pa rin ako. Pero umpisa pa lang naman, Ali, alam mo na ako yung magnanakaw, di ba? Umpisa pa lang pinagdududahan mo na ako. Pero pananindigan ko yung pagsisinungaling ko. Sorry, Ali. Alam ko hindi matutumbasan ng sorry yung pagsira ako sa tiwala mo. Pero di ba, Ali? Makukulong naman na ako eh. At dapat nang yan. Makukulong ka? Umamin na ako, Ali. Paano si Lola Heart pag nakulong ka? Yung sino magbabantay sa kanya? Natiwala naman ako kanila. Hindi nila pababayaan yun si Lola Heart. Paano yung pag-aabogado mo? Mag-aaral ka pa, di ba? Kung may record ka na, hindi ka na pwede kumuha ng bareksa. Okay lang yun. Yun ang tama. Umiiyak. Na-allergy ata ako dito. Sorry. Baka nga pala dumaan ako kay Lola Heart bukas. Kung may bilin ka, sabihin mo lang para malista ko. Kasi ano bang kailangan mo dito? Pati mo lang pinta. Memorize ko na lang. Best in memorization naman ako eh. Okay, anong kailangan mo dito? Ikaw ang kumpas, pag nalilikas.
sinisisi mo ang sarili mo. Dahil sinunyan mo ako. Huwag. Okay? Tama yung ginawa mo. Wala kang kasalanan. Buda na ako. Nag-alit sa amin si Lolo, sir. Dalawin na lang kita ulit. Pabawi ako sa'yo. Alam mo ba, sino na nga yung sumubok tumakas dati tas nahuli? Si Tolentino. Pinagsasakit-sakitan. Bakit? Pinagkaso ba sa'yo yun? Ano naman, naisip ko lang. Rosales, baka makabisado mo na yung statement ni Eloy. Chief, tama ang duda ko. Hindi ordinaryong suspect si Elorde Borja. Kalkulado niya ginawa niya, oh. Siniguro niyang theft at hindi robbery ang makakaso sa kanya. Kasi nga, Chief, mas mababa ang sentensya noon. Oh. Sino? Ayun, sinabi niya. Ha? Chief Sandres. Ali! Ali! Ox ka lang ba? Heart ito. Ice, umuwi ka na. Ay, ayan pa yung mga ano? Kapula. Dadali natin. Hello? Hello, La? La, si Ali po ito. Uy! Ali! Ano? Kamusta ka? Nagmamadali ka umalis kanina. Okay na po. Pasensya na la. Kanina kasi hinahabol ko lang yung kakilala naming pulis sa presinto, kaya po nagmadali ako. Nakadalaw ka? Kamusta sila? Teka, ilalagay kita sa speaker. Hey. Oh, kumusta na sila ni Ren? Ay, okay mo si Eloy! Bawal pa rin pong dumalaw eh. Pinakausapan ko lang po yung kakilala namin polis doon. Si Eloy lang po yung nakita ko kanina. Parang okay naman po siya. Ano kaya kailangan nila para madala namin bukas? Ilis ako na lang po yung mga kailangan, Lola. Text ko po sa inyo. Hirap naman ito. Walang cellphone yung mga yun. Panigurado ako, naiinip na yung mga yun kasi walang pinaglilibangan. Hindi rin tuloy natin makamusta ng diretso. Wala man pong cellphone, meron po silang radyo para may libangan sila doon lang. Huwag po kayo magalala. Pero kung hindi na po talaga makakaintay, may gusto kayong padalang mensahe sa kanila, meron po isang gwardyong bantay doon na nakikinig kay DJ Chico. Kilala niyo po ba yun? Sa FM radio? Ang sabi po nila doon, rinig daw ng mga nasa selta yung radyo. Kaya, makakarating po yun kina Eloy at Red kung may gusto kayong sabihin. DJ Chico. Salamat, Ali, ah.
Ma'am Elena, okay na po yung lahat ng appointments for tomorrow. And I will just have to update you kung if something comes up. Keep the phone. Go ahead. Wait for me in the car. Hello, Jimmy. I think Evangelista is up to something. Smile, Badong. You're on camera. Lolo, sir. Lolo, sir, bawal po sa inyo to eh. Hindi, kun lang, konti lang. Mas matig-trigger po yung episodes nyo niyan. Konti lang naman eh. Alam ko po na naging stressful yung araw na to para sa inyo. Pero bukas, maghahanap po tayo ng healthier way to the stress. Ako ba nai-stress o ikaw? Ako po. Lolo, si may kasalanan po ako kay Eloy. Di ko nga alam ba't biglang umiyak eh. Handa na nga ako masigawin, bigla namang umiyak. Baka affected. Baka naman naaawa lang din sa akin. Mau? Mukha ka bang kawawa? Parang di naman eh. Alam mo, sa tingin ko, may ibang laman yan. Baka nasaktan. Siyempre, magsisinungaling ka pala sa kanya. Ganun? Ganun yun. Ilang araw din kayong magkasama eh. Hindi naman pusong bato yung sinurs Ali. Siyempre, naging close din kayo. Baka naman buting puso niya para sa'yo. Tama na yan. Ano ba? What do you want me to say? Kawawa ka naman, ano? Sige. Umiyak ka. Drink your troubles away. Yun ba? Yung mga gusto mong marinig? Nakasalanan ko po. Kasi, hinusgahan ko agad si Eloy. Eh kami naman palang dahilan kung bakit nasira yung buhay niya. Pati yung pangarap niya. Na naging magnanakaw siya dahil pala po sa amin. Oo nga eh. Kasalanan niyo nga eh. Kasalanan niyong lahat ito eh. Kasalanan ninyo nung nanay mo kung bakit nakulong si Eloy. Doon ba sa sinabi ko eh, nawala ba? Nawala ba yung guilt? Hindi naman eh, di ba? Baka mabago na rin yun. Bilis mo naman mawala ng tiwala. Ikaw na nga mismo nagsabi eh, nasaktan.
at magdudoktor yun si Ali. Tapos ako, yun ito, convict. May narinig ka na bang ganun? Doktor na... Jowa convict? Naku, Eloy, ah. Hindi mo sinasabi may plano ka palang ganun. Wala nga plano. Wala na nga eh. Malay mo. Baka mamiss ka. Di ba ganun naman yun? Kapag nawawala, saka mamimiss. Tapos, bigla niyang maisip na importante ka pala sa kanya. Kahit convict ka. Stop being ridiculous, Ali. Huwag na nga ninyong sisihin ang sarili ninyo sa mga bagay na hindi naman ninyo kasalanan yun. Hindi niyo kontrolado yun eh. Pero kung pagkatapos yung itong mga sinasabi ko, sama pa rin ang loob mo, eh huwag ako ang kausapin mo. Talk to your mom. Ano po kung di kayanan ni mama? Grabe po yung pagmawasak eh. Don't lie to her. Tell her the truth. Huwag mong binibaby. Di ba siya nagpalaki sa inyong magkapatid? Siya lang mag-isa? Oh, what does that prove? She is stronger than what you're giving her credit for. Ano? Tama ba yung sinasabi ko? Mali. Tama po. Kaya nga eh. Pops, konting tiwala lang. Alam mo ano sa tingin ko? Concerned siya sa'yo. Pero tama naman, no? Kahit bawal dumalaw, may effort. Upustahan tayo. Sa susunod, tutulungan kanyang makalaya dito. Kailangan may tama, Min. Parang ikaw lang. Kaya ako sumuko, no? Para kay Ali. Red, hindi ako umamin para kay Ali lang. Oo, parte siya nun. Pero hindi lang dahil sa kanya. Umamin ako dahil yun ang gusto ko. At umamin ako dahil yun ang gusto ng lola heart ko. Paano yung paglulaw mo, Pops? Diba yun yung promise mo sa nanay mo? Eloy, butihin mo yung pagkaskas dyan, ha? Ay, nako, kawawa naman. Wala silang kalaban-laban. Mukhang kailangan na nila rest back muna, eh. Nako, kung natuloy sa pagiging abogado nanay mo, wala yan dito. Nandun yan sa mga tao sa Toledo at natulungan sila. Oo nga pala, nay. Gusto mo pala mag-abogado, no? Dati, oo. Para naman sa sarili kong paraan, kahit pa unti-unti, ay maitama ko yung mga mali dito sa mundo. Ba't nga po pala kayo tumigil, nay? Eh, kasi... Noong mga panahon na yon, pinanganak na kita. Oh. Eh, ang cute-cute mo. Paano kita iiwan, ha? Nay, ako na, nay. Ha? Ako na. Hayaan nyo, nay. Ako na mag-abogado para sa inyo. Talaga? Opo, nay. Bah, patingin nga kung bagay. Attorney Elorde Borja. Maganda. Parang mamahalin at magaling na abogado, no? Ano, talaga bang mag-abogado ka? Opo naman, tay. Sige, pag-usayan mo. Dublihin ko yung oras ko sa talke. Tutuparin ko pa rin naman yung pangarap ni nanay. Naitama lahat ng pagkakamali. Unang-una yung mga pagkakamali ko. Tay,
Nak. Di ba ko kayo natutulog? Eh, parang hirap matulog, anak. Eh. Lalo na nalaman ko na dahil pala sa akin, kaya nakakulong si Red at si Eloy. Ay, huwag na puyat ho kayo. Mas mag-aalala po yun. Huwag ho kayo mag-alala, tay. Pag-aganin ko po yung loob nila. Paano? Anong bahala dun, tay. Tiwala lang po kayo sa akin. Okay? Sige, sige, sige. Tulog na po kayo. Sige, sige. Hindi na ako. Okay na ako. Kaya ko na. Good night. Good night. May gusto kayong padalang mensahe sa kanila. Meron po isang gwardyong pantedo na nakikinig kay DJ Chico sa FM radio. Alright, mga kapamilya, we have a new caller on the line. At may mensahe daw siya para sa kanyang crush na si Mr. Popsicle. Wow, nakanang naman. Sige, kausapin natin on the line. Hello? Hello ho, DJ Chico. Magandang gabi ho sa inyo. Fans na fans niyo ho ako. Salamat, maraming salamat. At this point, pero ka bang gustong i-share or patingin? Pops, Stokes, nasa radyo. Meron ho. Si Mr. Popsicle po. Loy! Boss! Chief! Pwedeng palakasan yung radyo? Nakakulong ho siya. Bakit? Favorite mo rin ba si DJ Chico? Eh, anong kaso? Eh, okay, sige. Ayan, para marinig mo. Illegal possession of your heart ay... No, hindi ho. Mabait ho yun. Kahit minsan ho makulit. Okay, sige. Sabi mo eh. Pero ngayon, gusto ko marinig ano ba ang message mo para kay Mr. Popsicle. Mr. Pops? Popsicle? Suntok sa buwan na lang kung naririnig mo to ngayon. Pero sorry ah. Hindi kita madalaw dyan. Basta lakasan mo lang yung loob mo. Dito lang kami para sa'yo. Antayin ka namin makauwi. Pag-ibig naman talaga nga naman. Pakinig wow. Tayo ng mga magandang awit. Sweet na, naman! Ayos ah! May malaking atraso ako sa iyo. Pinatatanong-tanong mo ako eh. Kung ba kailangan mo? Oh. Para sa'yo yan. Basta pagdating ng bayong ko, lahat ng laman nun sa'yo. Swapang lalaki yan, ha? Sigurado ba to? Saan ba galing to? Ano ba to? Huwag ka na masyadong matanong. Basta okay yan. Iinumin mo ngayon yan, mas makakaroon ka na saktan dyan. Mas magsusuka ka. Eh, sigurado na idiretso ka sa ospital. Yun, puga ka na nun. Umalis ka na dito. May naghihintay na pamilya sa'yo sa labas.